For today's vlog mga ka-DJs, ay bibigyan namin kayo ng idea at mga tips kung paano nga ba mag-i-start ng barbecue business. Pag-ulad po nang nakikita ninyo sa ating harap. Pero syempre, bukod dyan ay magbumukbang tayo. Wow! Actually, sa halagang 500 pesos ay pwede na kayo makapag-start ng barbecue business. Woo! At pwede na kayo ditong kumita ng ang 500 nyo magiging 1,000 pesos. Wow! Pero syempre, sasabihin namin sa inyo, hindi ganun kadali ang pag-prepare ng barbecue. Ah? Kung tatanungin nyo kami mga ka-DJs kung meron ba kaming business na barbecuehan, actually, wala kaming business ngayon. Pero nagkaroon na kami ng business noon nung nag-start ang pandemic at naging work from home. Kami nga noon, naisipan namin magtayo ng barbecuehan. At nung nagtayo kami ng barbecuehan, actually pumatok naman siya mga ka-DJs. Kasi nagkataon naman na yung tinitirhan namin ay nasa tabi lang ng daan. So dinadaanan siya ng mga customer, kaya yun, mabilis siya. Ano-ano nga ba yung mga pwede natin itinda? So meron tayong isaw. Ayan. Actually, ang isaw, mula lang puhunan nito. Pero, ang isang stick, mababenta mo na siya ng 5 pesos. Meron tayo, tawag dito, panang manok or adidas. Mababenta mo rin ito ng 5 pesos. Siyempre, hindi mawawala ang hotdog. Ang malaking hotdog, mababenta siya ng 30 pesos. Actually, 25 to 30 pesos. Okay, depende sa location. Depende po sa location. Meron din tayo ditong Gucci. So, ito pong Gucci actually, na-discover lang po niya ito. Wow! Okay, well, hindi po ito kasama sa mga ibang nag-barbecue na nagbibenta ng ganito. Pero, actually ito, pinagawa po siyang chicharon. Pero yun nga lang sa amin, trinay po namin siyang i-barbecue. At nung nagbibenta po kami ng barbecue, ayun, isa po ito sa best seller namin. Mura lang din po ang puhunan nito at pwede nyo din po siyang ibenta na 5 to 8 pesos per stick. Actually, ang story nito, ito. Ang mabenta kasi talaga sa barbecuehan ay yung isaw. Isaw. Kaso, one time, nung bumibili kami, wala kami mabili ng isaw. Sayang naman kung wala kaming maibibenta nung gabi yon. Biglang sinadjust nung supplier namin, yung pinagkukunan namin, yung suki namin sa palengke. Wow! Na subukan nyo yung butchi. Kaso yung butchi ay piniprito nga. Ang sabi niya, subukan yung ihawin baka sakaling magustuhan nila. So, trinay nga namin ihawin hanggang sa natikman ng mga customer namin at nagustuhan nila. Kaya isa ito sa mga bestseller din sa barbecuehan bukod sa isaw. Tsaka isa pa, mas madali siyang lutuin kumpara sa isaw. Wow! Kasi ang isaw, kapag nagkamali ka, pwede siyang madurog. Pero ito, matibay-tibay siya ng konti. Kaya okay siya. Bukod dyan, meron din tayong balon-balunan. Okay, ang balon-balunan po natin, nabibenta po siya ng 10 pesos to 12 pesos per stick. Minsan pa nga umaabot pa ito ng 15 pesos. Siyempre, depende sa location ng inyong tindahan. Bukod dito, meron din po tayong ayan, maraming ulo. Pinoy, lalo na mga Pinoy, ang may gusto po dito. Sa ulo po ng manok. What? So, ang ulo po ng manok, nabibenta po siya actually ng 10 to 20 pesos per stick. Depende po kung ilang peraso po siya. Pero kapag malaki-laki po kasi yung ulo ng manok, pwede niyo po yung ibenta ng 5 pesos each. So kung ganito po kalaki yan, at apat sila, 20 pesos na po ito per stick. So bukod dyan, meron pa po tayong puwet ng manok o yung tinatawag po nating kiwi. Marami din po may gusto rito. Wow! At naman po, ang bentahan po nito dito, umaabot po ito ng 25 to 30 pesos. Madami na po siya. Ayan. Next po, bukod po sa mga yan, meron din tayo, syempre, hindi mawawala ang pork barbecue. So,
sa pork barbecue po natin, nabibenta rin po ito ng 20 to 30 pesos. Depende po sa laki. Pwede rin po kayo magbenta ng hotdog, yung mas maliliit. Sa mga bata po, yun po ang gustong-gusto nila. Kasi hindi po nila masyadong maubos yung malaki. O kaya naman, yung, pwede rin yung laman ng manok, yung mga legs. Pang-ulam na rin kasi yun. Kapag tinatamad ng magluto ang inyong customer, ang hahanapin niya yung mga legs, yung mga malalaki. Pwedeng ibenta yun ng mga halaga, 65 pesos lang. At syempre, ang tip po namin, sa pinaka-tip namin, marami naman po ang nabibenta actually ng mga barbecue, ng barbecue natin. Yun nga lang, kung gusto mong balik-balikan ka ng... Yes, kung gusto mong balik-balikan ka ng customer, syempre, eto yung isa sa tip namin. Sarapan mo ang iyong sauce. Kasi, ang barbecue, minsan po, dahil pare-pareho lang naman ang proseso, naiihawin lang din naman po yan, minsan nagkakatalo po sa sauce. Kaya, syempre, kung gusto mong balik-balikan ka ng customer mo, yun po ang pinaka-number one na kailangan mo ding sarapan. Syempre, bukod po sa sauce, meron din po tayo suka. Okay? Yun naman po na suka natin, hindi lang po siya basta suka, yun na yun. No. Kailangan po, implahan nyo din po siya. Be sure po na yung mga sauce po natin ay kabalik-balik. What? Sana all din nabalik kami. Kung gusto nyo malaman mga ka-DJs kung paano gumawa ng masarap na sauce, ipapakita namin yan sa next vlog namin. So, abangan nyo yan guys. Yes! Isa sa mga hilig kainin ng mga Pilipino ay ang barbecue. Kaya magandang gawing business ang barbecue. Ha? Isa po ito sa mga patok na negosyo. Lalong-lalo na ngayon, pandemya. Siguraduhin nyo lang guys na sa pag-prepare ninyo ng mga pagkain nito ay malinis at safe. Alam nyo ba guys, hindi lang ito patok na negosyo. Kapag low budget kayo at merong handaan sa bahay, pandagdag din ito. Kasi one time meron kami pinuntahan na i-birthday kami. Actually marami namang handa eh. Pero nag-prepare sila ng ihaw-ihaw. Alam nyo ba, mas dinumbog pa ng mga bisita yung ihaw-ihaw. Natuwa sila. At anytime kasi, pwede silang kumuha at sila mismo yung magluluto. Isa pang tip namin guys, kapag namamalengke kayo, mas magandang mamalengke sa madaling araw. Kasi, magaganda pa, fresh pa, at saka malalaki pa yung mga makukuha ninyong karne, at saka karne ng manok, yung mga parte ng manok na yan. Mas malalaki at saka mas fresh pa. Mas marami tayong pagpipilian. Kasi kapag tanghali na, medyo tira na lang yung mga makukuha. Pag mag-start kasi kayo, hindi naman kayo agad-agad bibili ng madami. Siyempre, pakonti-konti lang muna. At kapag binenta nyo siya, titignan ninyo kung alin ba doon ang pinaka-mabenta. Para sa susunod na mga lengke kayo, yun ang medyo dadagdagan natin. Tapos, yung mga hindi masyadong mabenta, medyo bawasan natin yon para hindi masira. Kasi sayang naman. Saka isa pa, ang pag-barbecue kasi, mahabang proseso rin ng preparasyon. Kung tutuusin, halos buong araw siyang hinahanda. Kailangan, pag alas 3, nakahapag na lahat yan. Kasi yun na yung oras na na magmimirienda na yung mga busog na magmimirienda yung mga yun yung oras ng merienda. Kung paano tuwan-tuwa sa akin na kain ko, ikaw nang seryoso. Seryoso ako. Wow! Ito pa pala guys. Itong mga to, pag prepare, inaadobo. Pero, ang barbecue, minamarinate siya. Pwede kayong gumamit ng ready-made na pang-marinate. O pwede rin kayong magtimpla ng sarili ninyong pang-marinate. Kung masarap kayong mag-marinate ng barbecue. Ay isa pa na hindi dapat inaadobo ay isaw. Hindi po inaadobo ang isaw kasi maaapektuhan ng lasa ng adobo yung lasa ng isaw.
Ano po ang ginagawa natin sa isaw? Pinapakuluan lamang po ito sa asin. Pero itong nabili namin kanina, guys, luto na siya kaagad. Merong hindi luto kanina, pero mas pinili namin yung luto na agad. Bakit? Kasi kung minsan, kapag hindi fresh yung nabili ninyong isaw at kayo pa ang magluluto, may tendency na malusak. Sayang na yung pera nyo. Kaya kung meron nang binibentang luto na kaagad, yun na ang bilhin nyo. Sa pang-tip, guys, para sa pwet ng manok, kapag inadobo nyo to, huwag nyo i-overcook. Lilit siya. Kaya, kapag niluto nyo to, pag kumulo lang na minsan, pwede okay na. Hanguin nyo na. Dahil habang tumatagal siya sa apoy at habang tumatagal siya kumukulo, lumilit siya. Tsaka yung barbecue. Diba kapag sa yan, katol ng fiesta, tuwing may okasyon, sa mga plaza, hindi naaalis ang natitinda ng mga barbecue. Kasi sa mga ganong pagkakataon, marami talaga ang mga tao. Kaya marami lang benta. Diyan is yung sponsor. At saka the best na kulutan ito para sa mga manginginom sa ato. Sarsa pa. Balandang bandi. Ang kumakain ng barbecue. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Magbenta na kayo. Kumita ka na, nakatulog ka pa. Lalo na, syempre, guys, marami sa atin, pagod na galing work, yung iba, kapag uuwi sila ng bahay, ang gusto nila, may dala na silang ulam. At isa sa ulam na kanilang pinipiling bilhin ay ang barbecue. Syempre nga naman, luto na, pag-uwi sa bahay, kanin na lang ang ulam. Kanin na lang ang ulam. Pwede mag-dinner, di ba? At katulad nga na sinabi ko kanina, sa mga stress na tao, pag kumain ng barbecue yan, tanggal stress. So, diba? Nadami-dami yung natutulungan pag meron kayong pitindahin na barbecue. 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 Sana meron kayong natutunan sa i-share namin sa inyo kung paano magsimula ng barbecue business. Woo! See you again on our next vlog. Bye-bye!